Mga kapatid, maligayang pagbabalik. It's Kapatid Avinis here. Sa araw na ito ay sasagutin natin ang ilan sa mga komento ng mga kampo ng mga Dilawan at Anti-Marcos na kung saan ay paulit-ulit na lang talaga nila itong sinasabi na wala namang katotohanan at puno ng kasinungalingan. But before that, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ako po ay taus-pusong nag-iimbita sa inyo sa pag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. Kaya, simulan na natin! Number 1. Isa sa mga anti-Marcos ang nanindigan. Ang sabi niya, malaki daw ang utang ni Ferdinand Marcos, kaya marami siyang napagawa. Lingit sa kaalaman ng karamihan, nasa 400 billion lamang ang utang na tinuon sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand E. Marcos dahil doon tayo nagsimula magpatayo ng mga malalaking infrastructures, mga kalsada at highway, at mga tulay para mapadali ang pagbiyahe ng mga goods. Ito ay upang tumakbo ang ating ekonomiya at makasabay sa daloy ng economic growth sa buong mundo. Sa dami ng mga napagawang mga hospitals, schools, hydroelectric power plants, universities, transportation system, isama pa natin ang mga naipagawa pang sining at kultura at marami pang iba. Hinahanap nila yung ninakaw daw ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Samantalang yung tripleng halaga na utang ni Cory Aquino, trilyon yun mga kapatid. Oo, tama ang iyong narinig kapatid, trilyon. Justified nila. At hindi lang yan, justified din nila ang utang sa panahon ng administrasyon ng kanyang anak na si Noynoy Aquino. 6.4 trillion total debt of Aquino administration. Ang laki ng utang sa panahon ni Noynoy Aquino. Ang katanungan, saan kaya napunta ang pera na yan? Oops, may sagot ka ba kapatid? Kung may sagot ka ay maaari kang mag-comment dyan sa comment section sa baba nang malaman namin ang inyong mga opinion. Maraming salamat. Number 2. Madami daw ang naabuso dahil sa martial law. Sino po ba yun? Yung mga kasamahan ng mga komunista na nanggugulo? Kasi sa dami ng babasa kong comments, madami ang nagkwento ng kanilang mga lolo at lola na nakaranas mismo ng martial law. Sabi nila, tahimik noon, ligtas at mababa ang crime rate. Madami ang nababasa ko din na experience nila, lalo na sa Mindanao at sa ibang remote areas. Tahimik daw ang kanilang buhay. Gusto nila ang martial law. Panoorin ang maikling clip na ito. Ano bang ano? Nung panahon pa ng martial law? Ano mas maganda pa nung panahon ng martial law o nung wala ng martial law? Maganda panahon ng Marcos noon. Nakontrol lang ang mga pamimili noon, pamilya yan. Ayan, yung mga nagpatrabaho na yan sa ibang bansa, si King Marcos yan. Yan ang simula, yung mga pag-ugnayan ni Marcos sa mga trabaho. Paano sinasabi nung martial law daw, marami daw patayan? Alay. So, Marcelo, alam mo yun si Aquino na yan, ari na ipi yan. Sumuko lamang yan. Ha? Sumuko yan at may sakit na. Number 3. Magnanakaw rin si Pangulong Ferdinand E. Marcos. Alam mo ba ang iyong sinasabi kapatid? Sa dami ng presidenteng dumaan, kasama ng mag-inang Cory at Noynoy Aquino, kahit na isa man lang, ay wala silang napatunayan o hindi nila napatunayan na may ninakaw si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Puro lamang haka-haka. Samantalang si Cory Aquino, benenta at binigay sa mga pribadong sektor ang government-owned public utilities kagaya ng kuryente at tubig na magbibigay sana ng kaginhawaan sa mga sambayan ng Pilipino. Hanggang ngayon
ay pinagdudusahan nating mga Pilipino ang mataas na bayarin. Ngunit gayunpaman, ang dami kong nababasa na comments na mas maginhawa ang buhay natin noon. At yun ay base sa kanilang mga karanasan. Kaya mga kapatid, ang akusasyon na magnanakaw si Ferdinand E. Marcos ay isang kasinungalingan. Number 4. Wala daw press freedom kay Marcos. Sa hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, sa ibang mga bansa hanggang ngayon mga kapatid, napakahalaga ng papel ng media sa pagbibigay ng imahe ng gobyerno. Ngunit sa kasamaang palad, dito sa atin sa Pilipinas, nakapagbuo pa ng mga organization, sila ni Noy Aquino at Zuma Sisoy, para makapanira at makapanggulo sa gobyerno. Kasabwat ang ilang mga media, kagaya na lang ng ABS-CBN, na may malaking utang na loob kay Cory Aquino dahil binigay ng ganun-ganun na lang sa mga Lopez na walang kapalit ang nasabing supposedly government-owned network na ginamit nilang sandata tuwing eleksyon para makapagdikta ng mga kandidatong kasanib nila at para mapanatili ang paninira kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos upang mapagtakpan ang kanilang mga kadimunyuhan. Number 5. Diktador daw si Marcos. Hindi na ito bago mga kapatid. Ito ang laging sigaw ng mga komunista at mga rebelde. Oh, sana kayo ngayon, nasa bundok pa din ba? Nang gugulo pa din? Gumagahasa pa din ang mga minor de edad na mga babae na kasapi ninyo? Sumisira pa rin ang buhay ng mga simpleng pamilya dahil nanakaw nyo ang kanilang mga anak para sumanib sa inyo habang kayo ay nagpapakasaya sa ibang bansa? Hoy, gising na po mga kapatid. Huwag na magpaloko sa mga iyan. Alam ko, matalino na ang kapwa ko, Pilipino. Minsan mga kapatid, aaminin ko, hindi ko din maintindihan. Asan ang logic nila? Nasa lugaw ba inilagay? Kaya ba pasado sa standards nila ang kagaya nila Pangilinan, Drilon, Puntiveros, Rujas at Bam Aquino at pati ang iba pang mga dilawan? Maniwala ka man o hindi kapatid, ang martial law ang dahilan bakit hindi tayo nasakop ng mga komunista. Martial law ang dahilan bakit hindi nagtagumpay si Zuma Sisoy? Martial law ang nagligtas sa atin sa kapahamakan na dulot ng traidor na si Ninoy Aquino. Mga kapatid, 30 years is more than enough. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid at sana ay mayroon kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos ni Alfred ko. At huwag din niyong kalimutan na ang may malinis na kaluuban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye-bye!